Bali, eto na pala yung na-build nating wolf statue. At hindi lang yun, may bahay siya sa loob! Uy, mga tayopa! Kasama nga pala natin si Isabel ngayon. Hi! Dahil ngayon, magbe-build battle kami! Nabanggit niya kasi dati na magaling daw siya mag-build. Siyempre naman natin mo yan. Matatalo kita. Bali, ang i-build natin sa ngayon ay wolf. Wolf na may bahay sa loob. Pwede na rin siya isang malaking wolf statue. Nako, kayang-kaya ko yan. Basic lang sa akin yan. Matatalo kita, Tiboya. Magaling ako dito. O ano pang iniintay natin? Tara! Simulan na natin tong build battle na to. Let's go! Alright, mga tayopa. Bali, ang gagawin muna natin ay maglalagay muna tayo ng palatandaan natin. Kasi doon natin ilalagay yung paan ng aso. Lagay lang tayo ng tiga-apat dito. Tapos sa kabila naman, para sa kabilang paa. Makikita nyo, apat din yung blocks na agwat niya. At pagtapos yan, dito na muna natin lalagay yung pinakaunang paan ng aso natin. Kuha lang tayo ng quartz pillar. Tapos, yung height niya is 6 blocks high. Kaya, let's go! Ayan! Bali, ayun magsisilbing unang pahan ng aso natin. Kasi, di ba yung aso, may apat na paa yun. Ito yung dalawang una. Nakatayo. Pero, ang bala ko kasi mga taropa, yung aso natin na statue, eh nakaupo siya. Bali, gagawa tayo ng parang katawan niya. So, magsisimula tayo dito sa gilid, mga taropa. Sundan niyo lang ito kung gusto niyo gayahin. Itong pink wool pala na ito, mga taropa. Ito yung magsisilbing color niya. Parang quintas niya to. Kasi napapalitan yung kulay ng quintas, mga taropa. Kasi diba sa iba, kulay red. Pwede din naman natin gawing kulay pink. Kayo bahala. Pero ganyan muna yung gagawin natin. Bali, tigda dalawang blocks ng kulay pink na pataas. Tapos, maglalagay lang tayo hanggang dulo. At gagayahin lang natin kung ano yung ginawa natin sa kaninang side. Yan! Tapos, meron pang paumbok na dalawa pa ganyan. Tapos, dalawang pataas. Ganyan! O, diba? Gumaganda na mga taropa! Malapit na to. Tapos, eto pala yung ginawa ko sa susunod. Gumawa ko ng parang sa side view niya. Kopyahin niyo na lang mga taropa, pwede niyo naman i-pause. Pero syempre, papakita ko pa din kung paano ko ginawa mga taropa. Dahil imi-mirror lang natin to. So, dalawang blocks, tapos baba ng tatlo. Yan! Tapos, akit ulit tayo ng one block. Tapos, two blocks naman. Ganyan lang oh. Pwede nyo nang gayahin. At pagtapos nyan, isang mahabang linya ulit. Yan! Comment nyo nga down below mga taropa kung kaya nyo tong sundan. Ayan, okay na mga taropa. Kita nyo yan? Bali, ang gagawin na natin dyan, fi-fill up na natin yan ng mga blocks. O ano pa hinihintay natin? Let's go! Tapos yung kabilang side naman. Ayan! O, diba? Tapos na yung both sides, mga taropa. Ayan kasi magsisilbing katawan ng ating aso. Pero hindi pa yan, ha? Kalahati pa lang ng katawan yan. Gagawin din natin yung bewang niya pababa kasi nakaupo yung aso natin. At ngayon na natapos na natin yung both sides, ngayon na pagduduktoy na natin sila. Ayan, katulad ng ganyan, saka sa lahat-lahat. Ayan! Napagduktong na natin sila mga taropa. Bali, dapat ganito yung magiging itsura niya. Ngayon, gagawin na natin yung bewang niyang nakaupo. Susundan niyo lang ako mga taropa. Lagay lang tayo ng dalawang blocks pa loob. At dito, maglalagay na tayo ng parang hagdanan na pababa hanggang sa grass block. Ayan! So, 6 blocks dapat in total to mga taropa. 6 blocks siya na parang pahagdan na ganyan. Huwag natin kakalimutan yung kabilang side mga taropa. Dapat pantay sila. Oo, mumali ako ng lagay. Sumobra ng isang block. Dito lang dapat sa gilid. Tanggalin natin yan mga taropa. Ayan! Dapat pantay lagi sila mga taropa.
pantay din dapat yung agwat ng block. At dito mga taropa, ang gagawin na natin, ibubuo na natin yung lower half ng katawan niya. Bali, ang gagawin muna natin, ganito, sundan nyo lang ako ah. Bali, maglalagay tayo ng 3 blocks dito, total ng 4, tapos paakyat ulit. At siguro, magdagdag pa tayo ng 2 blocks, katulad nyan. Ganyan, tapos pakurba na ulit tayo mga taropa. Tapos parang hagdanan na lang ulit na kukonekta sa parang bewang ulit. Ganyan no? Gayahin nyo na lang. Ito dapat ang magiging itsura niya mga taropa. Lagyan lang natin ang isa pang block dyan. Tapos ganyan na. Ayan. Tapos sa other side naman mga taropa. Gayahin na natin. Dapat ganito yung itsura nun ha. Kaya sabayan mo na lang ako. Imi-mirror lang ulit natin to. So 3 blocks. Tapos 3 ulit. Tapos kukurba na natin siya ng 3 din. Tapos 2 blocks na paganyan. At ganyan. O diba? Ayan na yung bewang ng ating aso. Gumaganda na. Ngayon, fill upin natin ulit to. Ayan, na-fill upan na natin yan mga taropa. Bali, dapat ganito yung itsura niyan. Ano pang hinihintay natin? Kailangan pa rin natin idugtong yung 2 side na yan. Kaya tara, let's go! Yay! Nagawa na natin mga taropa! Bali, nagawa na natin yung buong katawan. Ang kulang na lang ay yung ulo, paa, at buntot. Alright, let's go! Gagawin na natin yung ulo. Pero, kailangan muna natin kumpleto yung ano niya, parang kwintas niya, yung collar. So, ibubuo ulit natin to. Okay, lagay lang natin yan, connect lang natin siya. Ayan, buo na yung parang kwintas niya. Ano pang hinihintay natin? Gawin na natin yung ulo. Tatakpan lang natin to kasi parang may butas. Ayan. Taya, simulan na natin yung ulo. Ayun na lang kulang halos eh. Bali, yung haba niya ay 5 blocks lang. O, diba? Ganyan lang kahaba. Tapos, yung baba naman niya, syempre, pabox din yung ulo ng isang aso. 5 blocks lang din. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan, nagmumukha na siyang ulo, mga taropa. Maganda yan. Ano pang hinihintay natin? Yung mata at nguso na. Ipagdudugtong nga lang pala natin tong 2 para totoong box na. Ayan. Fill upan lang natin to ng ganyan. O, diba? Ayan na yung magiging ulo niya. Siyempre, butas pa yung leeg niya. Kaya kailangan muna natin takpan to, mga taropa. Para wala nang butas yung leg niya. Meron pa pala dito. Yan. Okay na, okay na. Kaya gawin na natin yung mukha niya. Ang kailangan natin, black concrete. 2 ganyan. Ganyan. Pagkatapos niyan, pwede na natin lagay yung parang terracotta. Pero papalitan ko rin to siguro mamaya. Masyadong pink eh. Siguro quartz na lang ipapalit ko dito. Ganyan. Tapos, isa pang ganyan. Tapos pwede tayong kumuha ng mas dark na terracotta dito. Para sa, parang nasa ano niya, pinakanguso niya. Yan, para iba naman din yung kulay niya mga taropa. Tada! Ay teka lang, parang bitin yung nguso niya. Tapos lalagay na lang siguro natin ilong na paganyan. Lagyan ulit natin siya ng parang terracotta ulit para mas may malaman yung nguso niya. Ganyan. O, diba mukha na siyang aso kahit papano? Lagyan na natin siya ng mata. Dito at dito. Kulay black yung mata ng mga aso, mga taropa eh. Tapos naglagay lang ako ng white paint glass sa gilid ng mga mata nila para may design na maganda. Tulad ng ganyan, oh. Nanggalin kaya natin to. Ayan, para mas maganda, mas maputi. Ayan, para magmukha lalo siyang nguso. Kasi kulay puti yung aso natin. Ba't magiging kulay brown yung nguso niya? Yan, dapat ibang kulay lang ng puti. Tapos, syempre, kailangan natin lagyan siya ng tenga. So, dito sa gitna ng ulo, ilalagyan natin ng 2 blocks na patagilid, tapos 2 blocks na pataas.
Ganyan lang, oh. Yan. Bali, 4 block siya. Tapos kuha tayong carpet na itim para may design. Oh, diba? Tada! Gumaganda na yung aso natin, mga taropa. Pero palitan kaya natin yung glass na ganyan. Ayan, para mayroon siyang magandang solid na design. Ganyan, oh, para hindi yung blurry. Ayan, ano pang hinihintay natin? Lagyan na natin to na yung aso na to ng paa. Wala pa siyang paa dito, eh. Lagyan natin siya hanggang dito. 2 blocks yung agwat niya sa isa pang paa. Ganyan. Tapos, ganyan din kakapal. 4 blocks silang total na yung kapal niya. Gayahin din natin yung sa kabila. Ganyan. Tapos, stretch natin hanggang sa pinakadulo. Pero, dapat 2 blocks yung agwat niya. Ayan, ganyan mga taropa. Ang galing nga! Huwa na siyang doggy! Tapos, ano pa bang kulang? Ah! Palitan din natin tong paa niya, mga taropa. Parang ano kasi, hindi bagay yung kulay ng paa sa kulay ng katawan niya. Palitan lang natin ng parang powder na concrete na to. Ganda na! Teka, parang may kulang mga taropa. Ay, yung buntot pala ng aso yung nakalimutan natin. Parang naputol at nabitin. Sige nga, lagay lang tayo ng buntot na pahaba dito. Bahala na kayo kung gano'ng kahaba. Di ko na ito bibilangin. Basta kung tama yung measurements. Eh, sakto naman siguro yung ginagawa ko na to. Okay na! O diba? Ngayon, design na natin yung loob. Pero dito siguro entrance natin. Sa puwetan ng dog. Wala na kasi ibang entrance eh. Pero parang hindi pala konektado to, no? Butasin lang natin. Paluwagin natin mga taropa. Bali, eto na-renovate ko na yung loob. Yan, pinaluwag ko na din. Pero syempre, dapat wala pa rin butas. So ganito yung itsura niya pag nasa loob mga taropa. Pahaba yung bahay natin na ito. Tapos naiisip ko mga taropa, parang dilim naman sa loob kung walang ilaw. Bali, ganito ang gagawin natin. Kukuha tayo ng glass. Tapos, lalagyan natin ang bintana sa taas ng doggy natin. Para may sunlight na pumapasok. Katulad niya no, lagay lang tayo ng glass. Ayan, hindi naman halata na may mga butas-butas dyan kasi kulay white din yung glass natin. At ngayon natapos na yung glass natin dyan para sa bintana natin, simulan na natin design ng tong loob na to. Kahit medyo masikip, kaya natin gawan. Siguro lagyan natin ng konti pang bintana sa gilid para masisilip natin. Tara, simulan natin sa pintuan. Lagyan muna natin ng hagdanan. Siyempre, ang bahay natin, kailangan din yun ng pintuan. Siguro puti na lang din kahit iron door. Tapos, pagtapos niyan, yung loob naman na natin, interior design na natin. Siguro lagyan natin ng ilaw dito, tsaka ilaw dyan. Tapos lagay tayo ng cabinet dito sa gilid. Ganyan! Tapos isang maliit na lamesa dyan. Siyempre, lalagay din tayo ng upuan, magkabilaan. Dito tayo kakain ng pangumagahan. Ayan! Linagyan ko rin ng painting to. Tapos, lagyan din natin ng ilaw. Ganyan, para may design. Ang dami nating ilaw dito sa bahay, ha. Ganyan lang, oh. O, diba, nagmumukha siyang magandang bahay. Tapos dito, ito yung magiging bedroom natin.
Bali, magkakaroon niya ng panibagong hagdanan. Dalawang hagdanan papunta sa kama. Just like that, mga taropa, may hagdanan na tayo papunta sa kama natin. Tapos, maglalagay lang tayo ng bookshelf dito para may magandang design. Pwede din kami mag-aral-aral dito. O, diba? Ang ganda na! At dito, dito natin lalagay yung kama natin. Tada! O, pak! Ang ganda! Lagay tayo ng parang basaan dito para walang madudulas. Ganyan, no? Maglalagay din pala ako ng mga halaman dito. Ayan, para maganda naman. Yun, o diba? Nagmumukha siyang magandang maliit na bahay. Tapos aso pa. Parang ang pangit naman ng entrance natin. Dapat maganda yung hagdanan natin pagpasok natin ng bahay. Ay, alam ko na. Kuha tayo ng magandang hagdanan na katulad nito. Uy, maganda to. Ganyan. Uy, parang maganda nga to ah. Kulay brown na kahoy. Tapos, lagyan na lang siguro natin ng ilaw sa gilid. Yan, slab na ilaw. Ang ganda nito mga taropa. O diba, linis tignan. Siguro may ilaw din to sa gilid. Ganyan. Siguro tigda dalawa sa kada side. Ganyan oh. O diba? Ay, joke lang, hindi pantay. Ayan. Uy, ang ganda na. Akit nga tayo. Uy. Sana ganito na lang bahay ko sa totoong buhay. Ang ganda. Teka lang. Lagay din tayong carpet dito para walang madudulas. Siguro ganyan lang para maganda. Naku, sana hindi ito mapunuan ng alikabok. Bali, ito na pala yung finished product ng bahay natin. Problema, wala tayong CR. Pero okay lang yan. Sa labas na tayo maliligo. Pero ayan, ang ganda na. Yun. At eto na nga pala, yun na build natin ngayong araw. Meron na tayong wolf statue. Hindi lang yun. Meron din tayong bahay sa loob. Kaya ano pang iniintay natin mga taropa? Parit na natin to kay Isabel. O, tawagin natin. Isabel, andyan ka ba? Isabel! Ate Moya, tapos na ako. Uy! Pwede ko na pakita gawa ko. Andyan na daw siya. Ano na? Pakita mo na yung build mo sa akin. O, tara. Kita ko sa gilid. Asan ka? Uy, nakikita ko na yung tag mo. Ginagawa mo. O, sino ba mauuna? Yung sa'yo. Gusto mo makita yung sa'yo. Ah, o sige. Sa akin na lang muna. Tara, Isabel. Tignan mo na to. Wow! Ito nga pala. Ito pala yung build ko, Isabel. O, diba? Ala, ang cute. Tas ang ganda. O, diba? Tas kulay pink pa yung color niya. Parang katulad mo, kulay pink. Pwede naman palitan kung anong gusto mong color. Pero sa akin kasi, favorite ko ang kulay pink. Pink na din linagay ko. At hindi lang yan. Tignan mo. Ito pala yun, oh. Meron siyang bahay sa loob. Pero, papasok tayo sa puwetan niya. No! Oh, no! Baho! Hindi mabaho to. O, tara, pasok tayo. O, diba? Pagpasok mo dito, ibabatiin ka kagad ng ating magandang hagdan. Wow! O, tara, kaya mo ba umakyat? Kaya ko, bigger ako. Let's go! Ang ganda naman dito. Dito may upuan. Tapos may lamesa para pwede tayo kumain. Makikita mo, meron din tayong mga bintana dito para hindi tayo madidiliman. Naglagay ako ng bintana sa taas para kita rin natin yung araw. Yay! O, diba? Ganda-ganda! Medyo maliit nga lang yung space natin kasi nasa loob tayo ng isang aso. Malaki na nga, ate. Tingnan mo. Tapos meron pa tayong mga libro dito para pwede tayong mag-aral. Ooh! At dito ang matutulog. May hagdan ka papunta sa ano mo. Ooh! Ay, meron tayong hagdan papunta sa bedroom. O, diba? Naku, napagod ka ata, Isabel, ah. O, tara. Yeah. O, Isabel, tatanungin kita ngayon. Eh, ano naman ang rate mo dito? 1 million mirror out of 10. Ganda. Uy, 1 million out of 10 daw. Totoo ba yun? Hindi siguro, binobola mo lang ako eh. O ano, tignan na ba natin yung sa'yo? O sige, nahihiya ako. O taya. Let's go! Tignan natin! Saan si Isabel? Nawala na. Ayun, nandun na pala siya. Uy, ang cute naman nito! Galing ko ba? Ang cute!
Asong maliit! Ang lapit mo naman, Isabel! Ang cute-cute niya, parang ano lang, mga tayo pa. Isabel size, kasi maliit lang din siya. E paano naman tayo papasok dito? Dito, dito! Nasapotan din ba yung ano niya? Hindi, dito sa taas, dito sa taas! Saan? Ah, dito! Sa ulo? Ay, hindi! Sa batok! May ladit! Pasukin nga natin, mga tayo pa! Yun! Uy! Asan yung design? Ay, eto, ang cute naman. Meron ka palang maliit na ano, higaan. Pang cute size lang pala to, mga tayo pa. Cute-cute naman dyan. Hindi ka ba nasisikipan dito? Pero sa bagay, mga tayo pa, eh baby pa si Isabel. Kaya okay lang sa kanya, malaki na to sa kanya. Hindi yan masisikipan, di ba? O, di ba? O, taya, akit tayo. Let's go! Ang ganda naman ang gawa ni Isabel. Mayroon pang ano, buntot. Ay, nakaupo din pala siya. Ang cute naman ang paa. Wow! Ito pala yung build ni Isabel, mga tayopa. Comment down below kung ilan yung rate nyo kay Isabel. Kasi para sa akin, itong build ni Isabel, eh 100 out of 10. Siyempre, hindi pa pwede kay Isabel yung malalaking build katulad nun, yun nandun. Siyempre, bata pa lang siya, kaya baby size lang yung wolf niya. O, diba? Yep, yep, cute size lang. Cute, oh. Para siyang daga. Huwag niya sasabihin kay Isabel, ah. Pero, ayun. O, paano Isabel? Ngayon na narate na natin yung isa't isa, tapos narate na rin tayo ng mga viewers natin, eh, uwi na kaya tayo. Sige, balik na tayo dun sa Omo City. Let's go! Whee!